Mga baby loves, it's me again, MG Discovery, and welcome back again to my YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin YouTube channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell para ikaw ay updated sa i-upload ko ng mga videos. Today's video ay itatry natin ang sikat na sikat sa YouTube at saka sa Facebook. Ayan, yung conditioner plus suka. Itatry po natin siya dahil marami po akong nakikita na napapanood na mga reviews na maganda yung outcome niya. Ay para masubukan natin kung talagang totoo yung mga ano nila, yung mga reviews nila. Ma-experience ko din na gumanda rin yung hair ko. Ayan. So, hindi pa po ako naligo simula kanina umaga. Ayan, inatay ko po talaga itong araw na to makapag-video ako. Itong conditioner plus suka na tinatawag nila na konsuka. Ayan, start na po tayo. Ito na po yung mga ingredients. Ayan, yung ating first na ating ingredients sa paggawa ng solution natin ay yung cream conditioner. So, ayan yung cream silk. Meron akong cream silk kasi yan lang po yung available na yan po yung available dito sa bahay namin. And then, syempre, ang pangalawang ingredients ng solution ay ang suka. Meron kaming, ayan, ang gagamitin ko. Apple cider vinegar po yung gagamitin ko. Pwede naman din yung suka na dato puti or ano pa ba yung isa, silver swan, yan. Any suka siguro maganda. Pero para sa akin, mas maganda yung apple cider vinegar kasi mas maganda, mas marami siyang benefits. Napapanood ko sa YouTube, nababasa ko sa mga ibang vlog na maganda yung benefits ng apple cider vinegar. Since meron naman ako, yan na yung gagamitin ko. So, kailangan din natin syempre ng mangkok at saka ng kutsara para paghahaluan ng solution natin. At saka syempre, kailangan din natin ng plastic or shower, ano ba yun? Meanwhile. Ano ba yung nilalagay sa buhok? Two hours later. Shower, ano ba yun? 2,000 years later. Nakalimutan ko. Ayan. Kailangan din natin ng plastic. Yan. Para sa buhok natin. Dahil ibababad po natin siya ng 30 minutes. Ayan po. So, start na po natin yung paglalagay. And syempre, ayan. Ipapakita ko po yung buhok ko para malaman natin. Yan. Yung buhok ko nga po pala ay natural po. Hindi po ako nakapag-reband ngayon. Matagal na po yan na-reband. So, almost 2 years na po siyang hindi na-reband. Ayan. Pakita ko lang ah. Ayan. Maligo man ako o hindi, ganito pa din yung ano, yung kinalalabasan ng buhok ko. Ayan. Ganyan lang siya. Natural siya. Kaya ako siya tinatalian kasi buhaghag po yung buhok ko. Ayan. So, pag nagpe-film ako, ano tawag dito, binoblower ko yung buhok ko para medyo hindi siya buhaggag. Ayan. Nagpagkupit nga ako pero ganun pa din yung hair ko. So, try natin yung konsuka kung maganda yung magiging resulta para sa akin. Then, i-mix na natin yung solution para makapag-start na po tayo. Ito na mga baby loves, yung mixture. Gagawin nating mixture, yung conditioner. Dalawang cream silk kasi syempre para mas maganda yung meron ng extra. Yan. Dahil kulay pink yung conditioner ko, pink din yung lalabas dito. Then, itong apple cider vinegar, para mas makita natin yung talagang resulta niya, aalugin natin siya kasi nasa ilalim po yung parang pinaka-mother, sabi nila. Tapos na po yung ating mixture. Ayan, yung ating solution na ilalagay sa ating
buhok. So, ang gagawin natin, ayan, ili-layer natin yung buhok ko. Para mauna muna, suklayin muna natin. Ayan, nakikita nyo, di ba? Kahit maligo po ako, ha, mga baby loves, kahit maligo po ako, ganyan pa rin po yung kalalabasan ng buhok ko. Hindi pa rin po siya talaga straight. May pagka-wavy siya. Tapos, makapal po yung buhok ko. Ayan, makapal yung buhok ko. Kaya yung, bukod sa makapal yung buhok ko, pag natutuyo po siya, buhagag po siya. Ayan, nabubuhay lang po to sa riban, sa mga treatment. Para, para magpiling manipis. Ayan. Try natin. I-layer natin para mas maganda. Diba? Puro na lang. Yan, nakikita lang po yan guys sa bahay natin, no? Yung ating DIY na treatment sa buhok. Matagal ko na to nakikita eh. Hindi ko alam kung totoong nakakaganda talaga siya ng buhok. Pero alam ko yung suka, ayan, sis naman maliligo naman ako after nito. Okay na to yung buhok ko. Ay, malagyan yung damit ko. Feeling ko sasakto naman sa buhok. Hindi ko alam kung maganda yung kalalabasan nito, ha. Para malagyan natin lahat. Siyempre, layer-layer natin. Sana magkasya. Maiksi na po itong buhok ko, pero sana magkasya yung solution ko. Ang may suka. Para ka lang nag-hot oil. Di ba may DIY na hot oil? Bibili ka lang sa Watson, Hartelle, sa HBC yan. May mga pang-treatment dyan ng pang-hot oil. Dati kasi ginagawa ko yun eh. Ngayon kasi syempre hindi ko na nagagawa kasi medyo busy na ako. Ito, trinay ko lang din to. Alam nyo guys, no? Ang magiging ano nito, muna lang kasi siya. Pwede naman din ordinary na suka. Since meron lang din talaga akong apple cider vinegar dito sa bayo, na yung ginamit ko. May bawas na po yan. Trinay ko kasi dating mag-diet, kaso hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya yung amoy niya. Sabi nila kasi maganda pang diet. Siguro maraming nagtataka din na medyo naka-makeup ang... Hindi naman ako naka-makeup, nag-ayos lang ng konti. Dahil, syempre nakikita nyo naman pag wala akong kilay. Ang tsaka-tsaka ng baby loves nyo, diba? Tsaka to the max. Kaya nagkilay lang tayo, nagkonting pula-pula sa pisngi, tsaka lipstick. Yun lang. Pulbo. Sana maging maganda talaga yung color resultahan nito. Magiging resulta niya. Pag nag-hot oil ka naman, nag-treatment, ganito naman talaga ginagawa sa buhok. Ginamassage mo. Diba? Ang ganda ng buhok ko talaga pagkabasa. Sana pag tuloy, ganda rin. So, dahil kulang yung aking mixture, ayan, konti na lang, as in wala na. Ayan, kulang na po talaga. Gagawa pa tayo ng isa pang ganun, para madagdagan. Ayan, kumuha ako ng dalawa pa, gagawa ulit tayo ng mixture, kasi kulang siya. Ayan, pasensya na, kasi makapal po talaga yung buhok ko, unlike yung sa iba, manipis lang po yung buhok nila, kahit mahaba. Ayan, kagaya ng solution natin kanina, dalawang conditioner, tapos tatlong kutsara ng suka. Ayan, mix natin siya para lang tayong nasa sarili. Sa totoo lang, mga baby loves, no, yung mixture natin, habang tumatagal, nag-iba talaga yung kulay, parang nagiging kulay kahawang. Kasi sa suka, yung diba ang suka, medyo parang maasin siya, kaya, ayan. Ayan, mix lang natin mabuti bago natin ulit i-apply sa ating buko. Ayan. Ayan, hindi natin titipitin. Ayan, nagbagan natin ito kasi parang ang konti nung... Nalalagos yung buhok ko. Oh, ayun. Yan. Ilagay na natin lahat yung pirang mixture. Yan. Ilagay na natin lahat para massage natin bago natin. Massage natin yung hair natin bago natin lagyan ng plastic. Ayun, hanggang ilalim. Siguro mas maganda rin hanggang anit na lagyan. Kasi treatment naman siya. Diba ang apple cider vinegar nakaka-prevent din siya ng anti-dandruff din siya. So, ayan. Iyan natin. Yung amoy po niya is naghahalong suka at conditioner.
Ayan. After nito, guys, mga baby loves, after nyan, babalutan na po natin siya ng plastic. Huwag niya tayong choosy kung ito ang meron ako. Kasi wala naman akong iba ng makitang plastic. So, yung sandbag na lang. Pwede na yan. Importante. Wala naman amoy. Hindi amoy pinaka. Subado ka natin ng plastic. Ayan. Orasan po natin. 10:12 na. So, 10:42. Dapat babanlawan na natin. Bago ako magbanlaw, ayan, after 30 minutes, babalikan ko po kayo. Tatapusin po natin ang video na to para makita natin kung maganda yung magiging result ng ating solution. See? Ayan na, mga baby loves. Tapos na akong mag-shower. Ayan, nabanlawan ko na. Hindi ko na napakita kanina kung anong yung ano. Pero exactly at 10:42, ayan, nagbanlaw na ako. Kasi nalobat po yung phone. Kaya habang naliligo ko, naka-charge. So, ayan. Tingnan natin kung maganda yung resulta nung conditioner plus suka, yung konsuka natin. Ayan. So, fresh na po si Baby Loves. Ayan. Hindi ko siya i-blower. Kasi tinatama din ako mag-blower. Para maganda na, makita natin kung maganda talaga yung magiging result niya. Patutuyuin ko lang siya dito sa electric fan. Ayan. So, nakikita nyo, bagong ligo na ako. Hindi na ako mag-ano. Ayan. So, habang pinapatuyo natin yung hair, lapit ko ha. Ayan, ilapit ko po ah. Ayan. So, ayun nga pala, no, habang binabanlawan ko po siya, hindi ko na po siya, hindi na po ako nagdagdag ng conditioner para matanggal po yung amoy. Ayan po, may amoy pa rin po ng suka yung buhok ko. Mabaho daw, sabi nung anak ko. Ayan, sabi nung baby ko, mabaho daw yung buhok ko. So, ayan po. Suklay-suklay na lang natin para matuyo siya. Ayan. Sana may pagbabago na mag-straight siya. Bot. No, actually, oh, ayan, oh, natutuyo po siya. Ang ganda. Parang nagugustuhan ko siya pag natutuyo. Habang inaantay natin na medyo matuyo-tuyo ng konti habang bago natin pagpatuloy na pagpapatuyo natin, ayan, skincare routine muna tayo, skincare natin, yung panggabi natin. So, ang ginagawa ko lang, di ba, naligo na ako, so fresh na. So, ang ginagamit ko pa rin bago ko, pag naliligo ako sa gabi or nagsha-shower, naghihilamos, ayun nga yung facial foam ng green tea, ayun. Skincare ko, nakita nyo na rin naman yun. So, ito po yung bago, yung Thayers na ginagamit ko na toner, ayan. Ayan po. Maganda po siya, mga baby loves, gamitin. Promise. Talagang may promise, no? Ito na lang po yung toner. So, lalagyan ko na lang siya ng toner. Wala naman po akong ibang ina-apply sa mukha ko kasi minsan po tamad po talaga akong mag-skincare routine. Minsan pag nakapag-ilamos, pag pagod ka na, yung antok na antok ka na yun. Tapos pag nag-i-edit ka, diba? Ayan. Papahirang ko lang naman siya. Hindi ko naman siya kailangan yung irab mabuti kasi nag-ilamos naman ako. Parang lalagyan ko lang siya. Ayan. Ayan. Diba? Tsaka ko guys, pag wala akong ano, ang tawag dito, walang ano, kilay. Lagyan na natin siya ng toner. Ayan, yung ma-exist dito sa, ano, sa cotton, lagyan na rin natin dito sa ating leeg. Ayan, naka-ready na ako para matulog. After po ng toner, ang nilalagay ko lang po na, ano, kasi hindi naman pa ako gumagamit ng ibang mga panlagay sa ano, is ito pa rin po yung eyes natin, yung Jeju Aloe eyes natin. Nagustuhan ko kasi siya. Kasi malamig po siya sa mukha. Kaya okay lang na madami yung ilagay ko kasi pag nag-set naman yung eto nga, pag nag-set naman po siya, ayan, hindi naman ako nalalagkitan. Natuyo yung buhok ko eh. Sa bandang likod lang yung
mahirap matuyo kasi nga makapel nga po yung buko. So, parang may nakakita naman akong pagbabago. Parang meron namang result na maganda yung sa ginawa nating konsuka. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Wala naman akong mga baby loves mga ginagamit sa mukha ko. Yan lang naman po. Sa gabi. Satisfied na ako dyan yung malinisin yung face. Ito guys, no, itong Jeju Aloe Eyes na ito, pwede naman po ito sa whole body gamitin. Paano gagamitin mo siyang parang pinaka lotion mo? Lalo na siguro maganda ito sa mga nagda-dry yung balat. Instead na lotion yung gamitin mo. Kasi sa akin ha, ewan ko lang po sa iba ba, sa iba, comment below po kung ano po yung experience nito sa Jeju Aloe Eyes. Sa akin kasi, pag nagsaset po siya, hindi po siya malagkit. Ayan, pag nagsaset. Pero pag pinapahid mo, ayan po, malagkit po talaga siya. Pero pag nagset na po, hindi na siya malagkit. Parang natural lang. Parang wala lang. Wala ka lang nilagay. Ayan. Ngayon na sa mukha ko, diba? Ayan, hindi na siya malagkit. Pero nakikita nyo naman kung ano yung difference nung kaninang wala pa akong skincare routine. Ayan. Ayan po. Ayan. So, ipagpapatuloy na po natin. Yun na po yung ano, ginagamit ko sa night skincare routine ko. Ayan. Babalikan ko po kayo after kung matapos mapatuyo yung buko, kung ano po yung magiging resulta niya. Babalikan ko po kayo para sa update ng buhok ko. Kasi baka malubat na naman po outcome ng aking conditioner plus suka, yung ating konsuka. So, ayan, ilalagay ko na yung ating final review ng konsuka kung ano ba talaga ang naging result, kung maganda po ba talaga. So, sa nakikita ko po nung binalawan ko po siya, hindi po siya yung sobrang dulas, unlike po ng pag nagko-conditioner tayo or yung mga ibang treatment sa buhok na madulas po talaga siya. Ito po hindi po, para po siya nagtatalo yung suka at saka po yung conditioner. Yun po yung aking review pag binabanlawan. Pangalawa po, ayan, makintab po siya. Habang natutuyo po siya, kumikintab po. Ayan. Ayan. Kumikintab siya. Pangatlo po na napansin ko, nag-volume po siya. Hindi ko lang po makita ngayon kung anong tawag doon, yung bubuhaghag po yung buhok. Sas, kagaya po na sinabi ko kanina, ayun po na yung buhok ko po is buhaghag po siya. Straight siya, hindi naman siya sobrang straight kasi wavy siya, pero buhaghag po siya. Yung kumbaga sa ano yung parang hindi ka nagsusukle, mahangin ba sa labas, tapos frizzy hair po yung buhok ko. Ayan. Ngayon po, napansin ko din po yung sa dulo ng buhok, ayan, yung sa gaya ng mga sinasabi nila, sobrang lambot, dahil naligo po sila, ganun po yun. Pero napansin ko po yung sa dulo, parang ang healthy-healthy ng dulo ng buhok ko. Yung dito, alam niyo yung parang pagbagong gupit po kayo, yung dulo po, yung strands po ng buhok ninyo, di ba, ang ganda-ganda. Ganun po yung napansin ko. Pero, hindi po siya nakaka-straight, ha? Uulitin ko po, hindi po siya nakaka-straight, gaya po na sinasabi ng iba. Ayan. Maganda lang po siya as a treatment, ha? Treatment lang po, kasi para i-volumize po niya, medyo yung puro, yung mga, i-repair niya lang yung hair ninyo sa mga damages, ayan. Kasi di ba, dye din yung buhok ko, ayan. So, maganda naman siya. Ayan. Ayan. Ito lang po, hindi po ako gumamit ng blower para maging ganito. Ganito po yung buhok ko. Gumanyan po yung buhok ko. Hindi po ako gumamit ng blower. Ang ginamit ko po is electric fan. Hindi ko na po alam kung saan pwesto dahil para mabilis lang po akong magsuklay. Mabilis lang po matuyo yung buhok ko. Ayan po. Ayan. Kung ano-ano pong ginawa ko sa buhok ko para mabilis lang matuyo. Ayan. Ayan. Ganyan lang po. Tapos inayos-ayos ko lang po siya. Yan. Still wavy pa din yung buhok ko, ha. Nakikita niyo naman. So nakakita na rin naman ako na nag-review na yung mga buhok nila is yung curly. Ayan, talagang hindi naman talaga siya nakaka-straight. Kumbaga sa ano, nakakapagbigay lang din siya ng nakakapagbigay lang siya ng makintab na buhok. Ayan, shiny po yung buhok ninyo. Ayan. So pang-treatment lang po siya na
Para yung strand ng buhok natin, instead na nag-i-split ends, hindi po siya mag-i-split ends. Kasi, di ba, yung ating apple cider vinegar ay nakakapagbigay ng vitamin C din siya. Diba? Hindi na po natin kailangan bumili ng mamahaling treatment. At least yun, makikita lang po natin sa bahay natin na halos araw-araw po natin ginagamit. Ayan, at least makakatipid po tayo. Nakatipid na tayo, nagkaroon pa tayo ng magandang buhok. At saka syempre, ang alam ko po sa apple cider vinegar po is nakaka-healthy po siya ng scalp natin. Ayan, lalo na yung may mga dandruff, mas maganda po gumamit kayo ng apple cider vinegar kasi pinapatay niya po yung mga bacteria-bacteria dun sa ulo ninyo. Ayun po. So, yun lamang po ang maibibigay ko na review or feedback sa konsuka natin. So far naman po, yun po ah. So far, maganda po siya, malambot. Ayan. Hanggang dito na lamang po at babalikan ko po kayo bukas. So, magandang gabi. Bye!